Okay, so magandang gabi mga kapatid. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-debrand ng B310AS938. Then i-open lock natin siya. Then i-compare natin kung anong mas maganda. Ito ba? O si CLT-S10G. So ito si CLT-S10G, talagang restore factory settings ko to para ma-compare natin dito. Okay, so simulan natin. Okay, so ngayon ihihinangin na natin siya. So kailangan meron kayong USB port, USB cable. So yung by order to, red, white, green, tsaka black. Then hihinangin natin siya. So ngayon, ang next step natin after ng paghihinang, kailangan nyo nang i-install yung ating mga dinownload kanina na firmware. Salamat pala kay Sir Jerome Laliag sa mga firmware na to. Ito. So extract lang natin siya. Ito, naka-extract na siya. So ang gagawin nyo lang, una, ito. Install natin to sa ADB. Click nyo lang, then enter, then click yes. Then, hintayin lang natin. So, it will take a while. So, yan. So, habang hinihintay natin, abangan nyo yung susunod kong video about sa cell ID locking. Mas detailed, tsaka kung ano yung mga alternative na pwede nating gamiting application aside from net monitor light. So, pagkatapos ni ADB, sunod naman ito. Select nyo lang din, enter, then click yes. Then, hintayin lang din natin ulit. Okay, so tapos na. Ang next naman, ito. Si Windows 10 not responding USB fix. Yes lang. Yes. Okay. Okay, so na-install na lahat. Ang susunod nating step is mag-jumper mode na tayo. So kailangan, ito, papakita ko sa inyo. Kita nyo, meron tayong boot pin tsaka yung ground pin. So, pagdidikitin lang natin yan. So, ang gagamitin ko yung ito sa panghinang. Then, pagdidikitin nyo lang siya. So, yan. Then, kailangan kapag sinaksak natin yung plug o yung power adapter, kailangan hindi siya iilaw. So, saksak natin. Okay, so hindi siya umiilaw, nakikita nyo. Ayan. So okay na yan, successful na yan. Okay, then ngayon, sasaksak na natin siya sa itong USB cable na ginawa natin kanina. Isasaksak na natin siya dito sa after ng jumper board, isaksak na natin sa USB port ng computer natin. Read na siya. Paano natin man si check? Punta tayong device manager. Device, yan. Then, hanapin natin yung ports kung connected na talaga siya. Ito, si ports. So, yan. Yan yung ating modem. So, close na natin to. Ngayon, punta na tayo sa mga drivers na dinownload natin. I-run na natin ngayon itong si B310AS 938.
Salamat kay Sir Jerome Laliag for this one. So, run lang natin. Okay, so yung password niyan, Jerome Laliag. Then press OK. Oh, incorrect. Wait lang, ulit natin. Jerome Laliag. Okay, pasok. So, intern lang natin. Ulit siya. O yan. So, medyo matagal yan. Intern lang natin. Maglalagin tayo gamit ang ating bagong IP address. Ang ating bagong IP address is 192.168.8.1. So, syempre, nag-reboot yung ating device. So, hintayin lang natin na detect siya ng computer. Okay, so connected na siya. So, nagre-refresh. Hintayin lang natin. Okay, so yan. Successful na open natin yung IP address ni modem natin na bago. So ngayon, ang gagawin naman natin is maglalagin tayo gamit ang default username and password. So ang default username is admin. Then ang password, admin din. Small caps lahat. Then login. So dito, next na lang natin to. So, dito pwede nyo bagayin yung SSID nyo. Then, next. Then, dito sa update configuration, update, update manually lang. Then, lagay natin yung current password, admin. Then, lagay nyo dito kung anong gusto nyo yung password na bago sa akin, admin 1 lang. Para madaling tandaan. Then, click finish, hintayin natin mag-load hanggang maging successful. Okay. So ngayon naman, punta tayong command prompt, open natin. Then type natin si telnet. Then si IP address 192.168.8.1. Okay, so kung na-encounter niyo yung same error na yun, so kailangan mo niya activate si telnet niyo. So punta yung control panel. Search niyo lang si programs. Then click programs and features. Turn Windows features on or off. Then, hanapin lang natin si Telnet. So, by default, naka-uncheck yan. So, ang gagawin nyo lang, select nyo lang, then okay. Okay, so after nyo i-activate si Telnet, punta balik na yung CMD, command prompt. Type nyo lang Telnet, space 192.168.8.1. Then, ayan, pwede nyo lang i-type yung script natin, unlock. Type nyo lang ang salitang unlock. Make sure tama ang spelling niyo. Then, kapag nag-unlock, pinress enter nyo na yan. Yan na yung lalabas. Okay. Then, mag-restart si device. So, ngayon, hintay lang natin siya ng konti. Hintay lang natin mag-reboot si modem natin. Then, check natin kung nag-open line na ba si V310AS938 natin. Okay. So, yun. Nag-blue na. Malalaman successful kung nag-blue si modem ninyo. Nag-blue na yung part niya na for network. So, ngayon, kung okay na, login tayo ulit, 192.168.8.1. Double check lang natin kung successful yung ating pag-open line sa kanya. Okay, so yan, nabasa na si Sun. So, okay na siya. Okay, so yan mga kapatid. So, tapos na nating i-open lines si 938. Iko-compare na natin siya dun sa ating CLTS-10G. So, currently, nakakonect tayo sa CLTS-10G natin. So, again, tinanggal ko yung cell ID locking niya. Tinanggal ko yung APN. Ang natira lang yung outdoor antenna. Then, si band. Yung frequency niya. So, para fair yung laban nilang dalawa. Okay, so, check muna natin sa CLTS-10G. So, ngayon, nilipat ko na yung SIM card. Same SIM card yung gagamitin natin, Sun. Then, ikakabit ko din yung antenna niya.
Okay, wait lang. Okay, so yan, nakabitin natin yung antenna. Then, sapak na natin si SIM card. Check naman natin ngayon kung... Check na natin ngayon yung speed niya. So, kanina sa CLT, again, lahat. Dun sa CLT, lahat ng nilagay nating pag-change dun sa settings, tinanggal natin. Maliban sa frequency at sa outdoor. 4 point something yung lumabas na Mbps. Ngayon, check natin ito si 938 version A kung sino mas mabilis sa kanila. So, same time tayo. So, ping 15. Ooh. So, mas mataas ng konti si 938. Ulitin natin yung speed test, ha. Check natin. Baka sa una lang yan. Pero yung upload naman ni CLT, mas mataas. Ayan, 2. Si CLT, pumalo kanina ng 3 Mbps, eh. Ulit tayong speed test. May nanggalang ads. Okay, so yun, nakikita naman natin mga kapatid na si 938 mas malakas yung kanyang download speed kay CLT S10G dito sa lugar namin. Ewan ko na lang kung sa lugar ninyo. Okay, so yun, tapos na natin ipagkumpara yung dalawa. So inobserbahan ko siya ng 3 araw bago ko i-post ng video na to. So, si 938 si B310AS938 mas stable yung connection niya, saka mas, medyo mas mabilis siya ng konti compared kay CLT S10G. Ang kaibahan lang, etong si 938, medyo mahirap siyang i-open access. Yun nga, nakita niyo naman sa video na kailangan pa buksan, hinangin. Unlike kay CLT S10G, user-friendly siya. So, madali lang siyang i-full admin access. So, wala na kayong kailangan. May mga babaguhin lang kayo and sa settings niya. So, yun. So, kung nakatulong man itong video na ito sa inyo, subscribe, like, and share. Maraming salamat po.